Hi guys! Ang segment natin ngayon ay ipapakita na naman sa inyo yung kung paano yung pagpalit ng stud bolt ng sasakyan. So napaka-importante nito guys, para po may pakita ko sa inyo yung paano siya palitan doon sa ilalim ng gulong. At guys, sana po panoorin ninyo, kasi marami sa atin may mga sasakyan na hindi na mamalayan natin na wala na pala yung mga stud ng ating gulong. So napaka-importante nito para maiwasan po natin yung aksidente. So guys, nandito tayo ngayon para masaksihan nyo. So dyan muna kayo guys. Yan guys, yan yung tinatawag na caliper assembly ng sasakyan natin na pangkotse. So guys, ang nakikita nyo guys, bali ito po yung kanyang kalip, yung brake disc niya, saka yung ito yung apat na stud niya, then ito yung pinaka caliper nagbibigay ng treno sa sasakyan natin. Yan po yung sa ibabaw na yan. So tinanggal na natin yung gulong. Ito po yung gulong niya, tinanggal na natin dyan sa loob para makita nyo po yung loob ng pinakakapitan ng gulong. So ito guys, nasa gitna. Ano to yung para to sa ano niya, yung doon sa sinabi ko kanina na kanyang velocity axle. Yung velocity axle niya, ito po yung nasa gitna guys. Yan. So ito yung kabuuan guys ng ano na ang ilalim ng sasakyan. So nakikita nyo, yeah, ito yung shock. Yeah. So, ito po yung caliper, and then yung pinapakita ko sa inyo, ito po yung kanyang brake disc. Ang tawag po dito ay brake disc. Ayan po. So ayan po guys, ito yung nakalagay dito. Yung nakikita natin na nakalagay dyan. Ayan guys. Tapos yung nakalagay dyan, tapos lalagyan ng caliper. Ito tawag dito po ay caliper. Ito yung bibigay ng treno sa sasakyan. So yan guys. Guys, ito po ito, nakaipit siya dyan. Naka ganito po ito guys. Ganyan, nakapasok dyan. Tapos nakaipit yung ganyan. Tapos guys, ang iniipit niya guys, itong brake disc. Itong brake disc. Yan, nakaganon siya dyan. So pag nag-apak po ng freno, bali yung sa ibabaw naman ito, sa ibabaw naman yung sa ibabaw nito guys, yung dito nakapatong ito naman guys, ito guys, medyo inipit lang dyan para hindi siya bumaba yung treno niya.
kasi mahirap yan guys, tulak papasok. Ito kasi dyan guys ang nagtutulak. So yan guys, yung tinutulak niya yung preno. Yan yon. Tapos ito na yung pinaka assembly ng shock. Ito yung spring niya. Ito naman yung front shock ng kotse. Tapos ito, yan, bali ito. Papalitan kasi ito ng stud bolt. Kasi guys, yung stud niya na ganito, nabali. Karamihan po ng sasakyan natin na babali yung stud bolt niya, yung dyan sa loob. Yung ganito. So sa ngayon guys, papalitan niya. Alright. So ayan guys yung pinaka ilalim ng sasakyan sa may gulong. Papalitan niya ng ano yan, ng bolt niyan. Ayan guys, ito nakikita nyo guys yung pinakabitan niya. Parang maliit lang siya pero nakakaya niya ang buong sasakyan. Kaya lang niya. So ayan guys. Ayan, pinapalitan na yung bolt. Kailangan yung sakto lang doon sa butas. So guys, so ano na guys ang ano gulong natin. So dito guys, ito yung makikita nyo, itong sa ilalim nya, ito guys yung may goma yan, na may goma yan yung ano yan dyan, yung tinatawag na may goods na yan yung nakikita nyo sa ilalim. Yan guys yung yung may goma na yan guys, yan yung CV joint niyan. Yan yung nakakabit doon sa may transmission ng makina. Para pag nag-ikot yung transmission, paikutin niya yung ano na yan, yung nilalagyan ng gulong. So guys, parang pag tinignan guys, parang simple lang, ganyan lang yung pang-ilalim, pero kaya niya buhatin yung mga magbigat na nakasakay sa loob ng sasakyan. So ayan guys, sinusukat pa yung tornillo niya. Ayan. Ayan po guys ang pagpalit ng stud bolt ng sasakyan. Ito po guys. So ayan guys yung stud bolt niya. Ikaw papasok naman yan dahil pakumon na yan eh. Lalagay na siya guys. Diyan ba talaga yun? Wala bang iba na lugar? Pasok mo siya? Pakita lang dulo. Ha? Ba't parang malaki yata? So ito guys na nakikita nyo dito banda, ito. Ito guys o, pinapakita ko na mahaba. Parang malaki na yata na akong bota. Yan po yung stabilizer link. Subukan mo. Ang kotse. Ipasok mo muna taas, ikitan natin. Stabilizer link po ang tawag dyan. Sige. So ayan po guys.
nakabit na niya yung bolillo. Balik na nila guys yun na tinanggal yan yung grape juice niya, nilagay na nalagyan siya ng tornilyo, bali dalawang tornilyo yan guys. Ayan one line. Okay, so ayan nilagyan na ng dalawang tornilyo. So, ilalagay na natin yung caliper niya. Yung caliper niya guys, dito naman yan nakikita sa likod. Ilalagay na rin yung caliper. Ang unang ginilang niya na sa abroad, eh, no? Wala na, hindi na ako nakabiyahe nito, hindi na. Yan guys yung nakikita nyo yung pag nagtreno tayo, yan yung nag-iikit kasi meron siyang brake pad dyan, yung caliper niya may brake pad na yun guys sa ilalim. So yan ang nakikita natin bandang likod. So yan iikit na yung caliper niya. Ayan guys. So guys, ang stud bolt na nilagay nila ay papalitan na lang daw bukas yun sa kasi nahiyan ako magbalik niya yung nabili kasi guys na Tingin mo na bayad ko sa'yo? Ha? Tingin? Ano? Para bukas ng lahat ng tao, ano, kalahati. Okay sana kung ako, kompleto ka na eh, no? Sama isa. Yung gamit mo. Ay. Yung kompleto na sa'yo, nalasan mo lahat mo. Alin pagawa yung... Pati yung bearing, yung... Ano, ay, puta, bubunutin pa pala yun, ano? Ilagay na yung tornilyo para kumapit na yung caliper niya. Ayun, di ba? Tapos na ito bukas, di ba? Bago ako pumunta rin, madali na ng bunutin. Ay, ano? Kitang-kita mo talaga yung ano, buot tatanggalin, no? Konti lang pala, pero sa'yo.
guys, kasi ang nabibigay ko. Konti lang pala, Belsa, oh. Ibig sabihin, wala na siya ni Spike. Tatanggalin na lahat yung Spike niya. Okay na, no, Bert? Ako na. Ako na maglagay ng gulong. Pasok. Hindi na siguro ako ng imo. Hindi na muna akong biyahe ngayon. Palitan. Pero ganun lang guys, ang pagpalit niyan. Eh, yung ano, yung... Dali lang guys, ang pagpalit. Yun. Nakita ko kanina na tatanggalin okay, yan. Okay, sana hindi nilagay kung makaabot ito. Yung lagay mo lang. Ano lang natin yan? Ang tatanggalin. Guys. Oo, kasi tutulong din yan. Tapos ko na guys. Yung para